Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Health Checkers. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito sa DZRH Radio, Digital TV at Social Media. Ngayong linggo ay naitalagang linggo ng kabataan at bukas, August 12, pinagdiriwang natin ang International Youth Day. Dahil dito, napili nating pag-usapan ngayong linggo ang isang nakakaalarmang sitwasyon ng ating mga Pilipinong kabataan. Ang sitwasyon na patuloy na pagtaas ng teenage pregnancies. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ayon kay Commission on Population and Development Executive Director Lisa Grace Versales, nakakabahala ang pagtaas ng pagbubuntis ng mga kabataang babae na 14 years old and below. Ayon kay Versales, tumaas ang pagbubuntis ng mga nasabing kabataan sa 35.14% noong 2022 mula 2021. Bagamat ito ay 0.22% lamang ng kabuong live births sa bansa, sinabi ni Versales na nag-aalar siya sa trend na ito. Kasama natin ngayong araw ang isang eksperto. Siya po ay naging nurse sa Philippine General Hospital bago tuluyang nagturo sa College of Nursing sa University of the Philippines, Manila. Isang mahusay na nurse na may Master of Arts in Nursing, Major in Maternal and Child Health Nursing. Batiin po natin si Assistant Professor Kennelyn B. Bakay. Magandang araw po sa inyo, Nurse Kenny. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Health Check Plus. Magandang araw po sa inyong lahat. So simulan na po natin, Nurse Kenny, no? So itong mga numbers na nasabi natin kanina ay tunay ngang nakakabahala. Base po sa inyong pag-aaral, Nurse Kenny, may pagbabago po ba talaga sa sitwasyon ng pagbubuntis ng kabataan, lalo na po yung may edad 19 years old and below? Siguro maganda na pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang teenage pregnancy. So ang teenage pregnancy, ibig sabihin, ito ay yung pagbubuntis ng mga kabataang babae, edad 19 na taong gulang at pababa. Kinukonsider kasi sila na high-risk pregnancy, no? Ibig sabihin, kapag sila ay nagbuntis sa ganitong edad, malaki ang tsansa na magkaroon sila ng mga komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya talagang nakakaalarma, no, na pataas ng pataas ang bilang ng ating mga kabataang nagbubuntis ng mga ganitong edad. Noong 2021, yung ating adolescent fertility rate o yung bilang ng mga nagbubuntis edad 15 to 19 years old ay 48 per 1,000 women, no? Kung iisipin natin, ano po ba dapat yung tamang bilang? Dapat po wala. Wala dapat nabubuntis ng ganitong edad, no? Ang nakakalungkot, ang Pilipinas po ang pinakamataas na bansa sa Southeast Asia. At noong 2022, nagkaroon, ito ang pinaka recent na National Health and Demographic Survey, no? Nagkaroon actually ng pagbaba sa pagbubuntis ng mga babae ng mga ganitong edad kumpara nung last na survey noong 2017. Pero mukhang yung pagbaba nito ay epekto kasi nung pandemya since nagkaroon tayo ng mga restrictions or lockdown. However, no, yung bilang na yon, ang nakakaalarma dito, katulad nung sinabi mo kanina, Teacher Ellie, ay 35% ang pagtaas ng pagbubuntis sa mga edad 15 taong gulang at pababa. Ibig sabihin ito, pababa ng pababa ang edad ng mga kabataang babae na nabubuntis. So, para mas clear lang po, no, yung nabanggit niyo, Nurse Kenny, 15 years old and below yung 35% na nabanggit natin kanina. Talaga, napaka-bata po nito, Nurse Kenny. Bata pa talaga yun, no, Teacher Ellie. Kaya nakaka-alarma yung ganitong sitwasyon ng ating mga kabataan.
tunay ngang nakaka-alarma yan, Nurse Kenny. So, Nurse Kenny, baka po pwede nating bigyan ng idea ang ating mga health checkers, no? Kasi I'm sure curious din sila tulad ko kung ano ba yung pangunahing dahilan, bakit nagbubuntis or nabubuntis yung mga kabataan natin dito sa bansa. Kumpara sa mga ibang karating bansa natin na tulad nga nung nasabi ninyo, tayo yung number one, no, sa Southeast Asia. Actually, ang teenage pregnancy, hindi naman siya talagang sakit, no? Na talagang nakikita natin kung ano ba yung dahilan, bakit nagiging nagbubuntis ang napakaaga ang mga kabataan. Ngunit sa mga pag-aaral, no, sa dami na din talaga ng mga pag-aaral or research sa mga kabataan na nabubuntis, no? Ang karaniwan nilang nakikita, ang mga kabataan na to galing sila sa mga pamilya, no, o sa mga bansa na may hirap, no, may mga low socioeconomic status. Isa din sa mga dahilan ay mababa ang kanilang education level o mababa ang kanilang pinag-aralan, no. Usually sila yung mga drop out of school, no, out of school youth. And yung mga galing sa mga rural areas, sila din yung mga kabataan na maagang nagkaroon ng sexual debut or sexual initiation, ang tinatawag. Ibig sabihin, maaga silang nagkaroon ng sexual intercourse o pagtatali. Sila din yung mga kabataan na nakakitaan ng history ng child abuse or sexual abuse, no? Itong mga kabataan na karaniwang nagbubuntis ng maaga, sila daw ay pinalaki sa mga household o mga bahay na single parent lang, especially kapag ang wala sa bahay ay ang tatay, no, mga absent yung kanilang fathers, yung mga fathers nila, no, especially kapag yung absence na to ay nag-occur between birth to 15 years old, no. And also, no, nakakakitaan din ng mga kabataan na to na parang may cycle yung adolescent pregnancy since galing din sila sa mga nanay na nabuntis din during their adolescent years o nung nabuntis din sila nung kabataan nila. And lastly, no, nakitaan tong mga kabataan na to na sila yung may mga history ng mga risk-taking behaviors. Ito yung sila yung merong history ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So, ito yung mga nakita nilang mga pangunahing dahilan bakit maagang nagbubuntis ang mga kabataang babae. Ang dami po palang pwedeng factors, no, Nurse Kenny, na pwedeng makaapekto nitong maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan. So, medyo nakaka-alarma po ito, pero buti po ay na-inform natin ang ating mga health checkers, no, para din maiwasan yung mga pwedeng maiwasan dito sa mga factors na ito. Pero siguro, Nurse Kenny, curious din po kami, no, kung ano po ba yung epekto ng pagbubuntis ng kabataan sa isang kabataang babae, kasi tulad po ng nabanggit nyo kanina, supposedly wala talaga, eh, no, na nagbubuntis sa mga gantong edad. So ano po ba yung naging effect nito sa kanila kapag po sila ay nagbubuntis ng maaga? Maraming mga negative effect ang pagbubuntis ng maaga, no. Meron tayong mga short-term consequences, meron ding mga long-term consequences. Yung mga short-term consequences o yung nakikita natin agad, no, nagkakaroon sila ng komplikasyon sa pagbubuntis. Actually, 2.5 times higher ang komplikasyon, no, pagdating sa mga nanay na nagbubuntis ng maaga compared dun sa mga nanay na mga nasa tamang edad na. Ang mga komplikasyon na ito ay pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Actually, nakita ng WHO, no, na pangalawa ang childbirth complications sa cause ng death of women age 15 to 19 years old. Itong mga komplikasyon na to, sila yung usually, no, tumataas ang BP kapag sila ay nagbubuntis ng maaga, sila yung nagkakaroon ng preterm delivery. At dahil dyan, no, yung kanilang mga baby ay, o yung mga kanilang pinagbubuntis, sila yung mga mababa ang timbang. At kapag mababa ang timbang ng mga batang ito, mas malaki ang chance naman na magkaroon din ng komplikasyon itong mga pinagbubuntis nila o yung mga, kumbaga, na-deliver na nila.
sila din yung mga, ang mga kabataan na to, pwede silang magkaroon ng mga abortion o nalalaglag yung kanilang pinagbubuntis. So napakaraming complications or consequences ang pagbubuntis talaga ng napakaaga. Yung mga long-term consequences naman, since sila ay nagbuntis ng maaga, sila yung usually ay tumitigil sa pag-aaral. Dahil syempre nandyan yung social stigma na ayaw nila, no, na makita sila ng mga classmates nila, no, na buntis din, no? At syempre dahil doon, pwedeng magkaroon ng, since masela ng kanilang pagbubuntis, pwedeng hindi na sila makapasok sa school. Kaya sila yung usually tumitigil talaga sa pag-aaral. Ang nakakalungkot, kapag sila'y tumigil sa pag-aaral, mababa yung nakukuha nila na edukasyon. At sa Pilipinas, no, importante ang edukasyon bilang isang basihan para ang isang mga kumpanya ay kumuha ng isang empleyado. So kapag mababa yung iyong edukasyon, hindi ka mabibigyan ng talagang trabaho na malaki yung sahod. At dahil doon, no, nagkakaroon ng kahirapan doon sa pamilya na merong kabataan na nagbuntis o nag-anak ng maaga. Domino effect pala ito, Nurse Kenny, no? Hindi lang ito yung sa individual, pero pati na rin sa kanyang anak, sa kapamilya, at kanyang future, no, na aapektuhan din. So ito ay talagang nakaka-alarm, at buti nga ay napapag-usapan natin ito ngayon, kasi tulad nung nabanggit ninyo ay may stigma, no, surrounding teenage pregnancy. So maganda na napapag-usapan natin dito sa Health Check Plus ang mga bagay na ito. Nabanggit nyo, Nurse Kenny, kanina tungkol sa edukasyon. So ano po ba yung papel ng edukasyon sa pag-iwas sa pagbubuntis ng kabataan? Napakalaki ng papel ng edukasyon para maiwasan ng teenage pregnancy. Isa sa obvious na reason ay kapag ang kabataan ay nasa eskwelahan, ay busy sila, di ba? May ginagawa sila, no? Ang maganda dito sa edukasyon ay dahil ang edukasyon, no, nakaka-empower yan ng mga kabataan dahil nagkakaroon sila na knowledge sa iba't ibang bagay, katulad na lang din ng reproductive health or ng sexual health. At kapag sila ay empowered, no, because of their knowledge, it raises also yung awareness ba nila sa it raises yung awareness, yung understanding nila, ano ba talaga yung ano ba sila, no, bilang mga individual, at na-appreciate nila yung kanilang mga sarili. Isa sa mga magandang papel ng edukasyon ay natutulungan ang ating mga kabataan na mag-pursue ng mga long-term goals. Ibig sabihin, doon sila nagkakaroon ng ambisyon, no? Though kahit naman bata pa lang, alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin. Like gusto kong maging doktor, maging abogado, maging nurse, ganito. Pero kapag sila ay nasa school, mas lumalawak pala yung mga options nila. Nakikita nila na marami pala akong kailangan, marami pala akong pwedeng gawin kapag ako ay nakapag-aral. So yung mga options nila lumalawak at mas nagiging empowered youth sila kapag nasa school sila. Isa din actually sa magandang epekto ng edukasyon ay yung nasa school kasi ang ating comprehensive sex education, no? Although pwede pa nating pag-usapan ng mas malalim yan later on kasi medyo nagkakaroon ng problema sa implementasyon ng comprehensive sex education sa ating eskwelahan ngayon. However, no, sa school kasi integrated na o nakapaloob na ang comprehensive sex education sa curriculum ng ating K-12, no? So kapag nalaman nila o mas malalim yung kanilang understanding or yung kaalaman nila when it comes to their reproductive health, ay naa-appreciate nila agad yung kanilang sexualidad, nabibigyan nila ng importansya, at alam nila din kung paano umiwas sa mga epekto, no, ng maagang pagbubuntis o pwedeng pakikipag-sex kung iba-iba yung partner. At dahil doon, napaprotektahan nila yung sarili nila at mas na-achieve nila ang kanilang mga goals and ambitions sa buhay.
napakalaki nga talaga ng role ng education, no? At mas appreciate natin sa tulong ng pag-explain ni Nurse Kenny, no? Kung ano ba yung role ng education sa pag-iwas dito sa teenage pregnancy na ito. So, balikan ko lang ng konti, Nurse Kenny, kasi kanina nabanggit natin yung mga usual na effect sa individual, no, sa mismong youth, no, na may teenage pregnancy. Ano naman po yung epekto nito sa ating community at sa ating mga families? Meron po ba? Ang usually na epekto nito sa pamilya, syempre dahil ito ay hindi pinano. No? Hindi naman pinano ang teenage pregnancy. So talagang ang pamilya ay nasa shock dun sa balita kung sakaling malaman nila na buntis pala, no, ang kanilang anak, no? And dahil dito, no, nagkakaroon sila ng mga magulang, anxious sila dun sa future ng kanilang mga anak, kung sila ba ay makakapagtapos pa, yung ganun ba. And usually, no, minsan kasi ang mga magulang, especially sa mga Pilipino, inaasahan nila na ang magtataguyod sa pamilya nila ay ang kanilang mga anak, no, ang kanilang kumbaga ang kanilang nagiging solusyon sa pag-ahon sa kahirapan ay ang kanilang mga anak. So kapag nalaman nila na nabuntis, no, ang kanilang anak, ay nagkakaroon ng disappointment, no, dahil hindi na nga nila alam kung makapagtapos ba ganun or makakaahon pa kaya sila sa kahirapan. Bukod dito sa sinasabi kong emotional strain sa family, picture, eh, malaki din yung financial burden na na dala ng pamilya kapag ang kabataan ay nabuntis ng maaga. Kung dati ang pinoproblema lang ng magulang ay yung tuition fee ba or yung allowance ng kanyang anak, ngayon problema uli ng magulang or dadagdag sa problema sa pinansyal ng pamilya ay yung pera para i-raise, no, alagaan ang isang sanggol, no? At alam natin na ito din ay malaking halaga, ano, na mag-alaga ng sanggol, kasi kung hindi nagbe-breastfeeding, ang mahal ng gatas, no? Mahal din yung mga immunization, yung mga check-up, no? Doon sa health center, libre naman siya, no? Pero libre lang siya sa mga baby na 1-year-old, no? Pero after nun, talagang yung mga vaccines ay kailangan na nilang bilhin, no, outside. Isa pa dyan, no, aside from financial burden, nagkakaroon ngayon na yung social stigma. Dahil takot din talaga ma-judge by yung family ng kanilang community. At dahil doon, syempre naapektuhan nito yung mga social interactions ng isang pamilya sa kanilang komunidad. Pagdating naman sa komunidad, no, meron din actually economic cost ito sa kanila. Kasi kung iisipin natin, kung sa isang barangay, no, napakadami ang maraming mga kabataan na nagbubuntis ng maaga, malaki ang binibigay ng gobyerno na tulong para sa mga ganitong kabataan, kasi tumataas ang kanilang healthcare cost dahil komplikado nga ang kanilang pagbubuntis or maselan yung kanilang pagbubuntis. So, ang healthcare cost o yung sa Tagalog dito, Teacher Ellie, yung ginagastos, no? No, ginagastos para sa pagpapa-check up, pagpapa-ospital ng mga kabataan na nagbubuntis compared sa mga nasa tamang edad na, mm-hmm, ay mas malaki. Mas mataas o mas malaki ang healthcare cost at ginagastos sa mga kabataan ito. Hindi lang pagdating sa healthcare, yung mga social services, yung mga welfare programs, naka-direct na lang sa kanila. Mm-hmm. At hindi na nabibigyan yung mga ibang bagay na importante din o yung mga sakit na importante din. Katulad ng hypertension, diabetes, yung mga ganon. Kasi naka-focus na yung resources sa mga kabataan ito. And another effect nito sa community is yung educational impact nga. Kasi nakakalungkot, no, kung sa isang community,
hindi nakakapagtapos sa pag-aaral yung mga kabataan. Nakaka-apekto nito is yung overall skill level ba ng isang community. Na sana mas marami silang options na magkaroon ng mas magandang trabaho na mas maganda din yung bayad sa kanila. And because of this, nagkakaroon ng cycle of poverty. Hindi tayo makaahon ba sa pagiging mahirap dahil nga ayon magastos pagdating sa healthcare, pagdating naman sa education, hindi sila makakuha ng maayos na trabaho na malaki ang sahod dahil nga doon sa kanilang sitwasyon. So hindi nakakaahon ng isang community sa poverty kapag marami ang nabubuntis ng napakaaga. Napakadami pala nitong effect talaga, Nurse Kenny, no? So talagang maganda na na-address natin, no, as a family, community, no, itong patungkol sa teenage pregnancy. Meron po ba tayong mga programa at policy from the government upang maiwasan itong pagbubuntis ng ating mga kabataan? Meron, Teacher Ellie, no? Meron tayong tinatawag na Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. O sa maikling salita, tinatawag natin itong Reproductive Health Law. Kasama sa Reproductive Health Law na to ay yung integration o yung pagkakaroon ng comprehensive sex education sa ating school. Yun nga lang, no, nagkaroon ng kontrobersya itong Reproductive Health Law na ito dahil kahit 2012 ay na-approve na siya, nagkaroon ng parang restraining order itong Reproductive Health Law na to dahil nagkaroon ng kumbaga ang ating populasyon ay 80% Roman Catholics, no, and particularly this religious group ay against sila on some provisions of the Reproductive Health Law. Isa na dito yung kakaroon ng comprehensive sex education sa schools, at isa pa is yung pagkakaroon ng access sa mga libreng family planning methods, no? Kasi dahil nakikita nila na ang pagpipigil sa pagbubuntis ay against sa kanilang mga beliefs or traditions, no? So, etong reproductive health law na to, isa sa mga naging provision niya ay yung pagkakaroon nga kanina nung binabanggit ko na comprehensive sex education in school. So the DepEd is mandated, no, na talagang ilagay ito sa kanilang mga curriculum. And itong access sa mga libreng family planning methods, no, family planning education and methods, no, ay dapat makuha ng mga ng ating mga kababayan, no, ng libre nga sa health centers. Ang mga libreng family planning methods na to ay condom, pills, meron tayong injectables, at medyo meron din tayong mga long-term family planning methods tulad ng implant at IUD na pwede nga makuha ng libre. Pero dahil nagkaroon nga ng mga pagbabago dun sa reproductive health law, hindi pinapayagan ang mga 18 years old and below na makakuha ng libreng family planning methods na walang parental consent. So, medyo problemado itong ganitong provision kasi ang topic na sexual education ay hindi usually pinag-uusapan sa bahay. At usually, no, wala ka namang makikitang kabataan, no? O wala pa akong narinig na kabataan na kaya niyang aminin sa kanyang mga magulang na ako po ay sexually active at kailangan ko po ng consent, parental consent ninyo para makakuha ako ng libreng family planning method sa health center. Not unless, no, itong kabataan na to ay nagbuntis na dati, no, mayroon ng anak, pwede kasi silang matawag na emancipated minor, pwede na silang makakuha ng family planning method. Pero again, hindi niya napipigilan yung pagbubuntis sa mga kabataan na hindi pa talaga nagbuntis. Yung ganun. So, ito yung isa sa mga controversies, no, ng ating reproductive health.
Alam niyo, Nurse Kenny, talagang medyo nakaka-relate ako dyan na hindi masyadong pinag-uusapan sa bahay at sa ating mga tahanan ang tungkol sa sex, no? Lalong-lalo na itong tungkol sa teenage pregnancy. So, mas parang na-alarma lang po ako no na kailangan ng parental consent, pero intindi naman po natin yan no, na may reservations dito sa reproductive health law na nabanggit nga ninyo. No? So, siguro ang bago po tayo mag-break, Nurse Kenny, ano po ba yung papel ng mga magulang at pamilya sa pag-iwas sa pagbubuntis ng kabataan? At meron po ba kaming pwedeng gawin para makakontribute sa pag-iwas netong teenage pregnancy sa ating mga youth? Teacher Ellie, napakalaki ng papel ng mga magulang at pamilya sa pag-iwas sa pagbubuntis. Naniniwala ako that sexual education should begin at home. So, mas the earlier the sexual education given sa bahay, no, the earlier the children can establish yung correct na concepts about their sexuality and about sex, no. Sabi nga sa isang pag-aaral, the mother daw is considered to be the most ideal person to give sex education. Siguro dahil si mother ay mas sensitive or mas empathic compared with fathers, no? Maganda, no? Kung yung iba pwedeng magulat, talaga, sabi nga, kailangan pinag-uusapan. Sa pag-aaral nga po, as early as toddler stage, ibig sabihin yung mga edad 1 to 3 years old, ay kailangan pong ine-explain na po sa kanila yung mga parte ng katawan nila. Alam nyo po, isa sa mga nagiging problema ng mga kabataan ngayon ay hindi po nila alam na-abuse na po pala sila dahil hindi natin sila naturuan na protektahan yung mga sensitibong parte ng kanilang mga katawan. Maganda daw kung kumbaga maganda pong paraan po ng pag-i-introduce ng sex education sa toddlers ay kapag sila po ay pinaliliguan natin, no? Kailangan ini-explain na natin na habang pinaliliguan sila na sensitibong parte po ng kanilang katawan, yung kanilang ari, yung kanilang dibdib, yung kanilang bibig, no? Kaya dapat hindi nila hinahayaan na kung sino-sino ang hahawak dyan sa mga yan. At nabibilinan natin sila na kapag merong humawak dyan ay pwede nilang isumbong o sabihin sa inyo. So, kahit po bata pa lang sila, ay na-explain na natin yon sa kanila. And syempre po, hindi naman natin ito binibigyan ng isang bagsak sa mga anak natin. Eventually po, as they age, kapag nagtatanong na po sila kung saan sila galing, yung gano'n, maganda po na bigyan natin sila ng mga direct and easy to understand po ng mga answers, no? Kasi po, alam nyo po ang mga anak, no, dapat makita nila na ang kanilang mga magulang ay mapagkakatiwalaan nila, no? Pagdating sa topic ng sexual education. Kasi kung hindi po nila yan makukuha sa inyo, dahil po ngayon, sa panahon ngayon, kukunin po nila yan sa internet, no? At hindi natin alam kung ganun po ba ka-reliable, no? At ganun, natama po ba yung nakukuha nilang information sa internet. So again po, ulitin ko that sexual education po ay dapat po nagsisimula sa bahay. And gusto ko rin pong i-emphasize, no, as parents po, we need to be there for our children. Sabi nga po kanina, nakita po natin na ang isang dahilan ng teenage pregnancy ay wala ang kanilang mga magulang. Pwedeng hindi naman po ibig sabihin naghiwalay, pwedeng wala po ang tatay kasi nagtatrabaho po sa malayong lugar. However po, studies show that kapag nandyan po ang tatay, nade-delay po ang teenage pregnancy at ang age of sexual initiation. So ganun po ka-importante yung role po natin sa ating mga adult. And that lastly po, kayo po ang pwedeng mag-direct para ma-break yung cycle of poverty sa inyo pong tahanan. Kailangan po talagang best effort to send our children to school, no? Talaga pong
ako din po, ang mga magulang ko ang lagi niyang lagi nilang sinasabi sa akin na wala naman akong maibibigay sa iyo anak kundi magandang edukasyon. Yun lang ang kayamanan na pwede kong maibigay sa iyo, yung mga ganun ba. At sa akin po naging malaki po ang papel noon, kahit na ganun lang po na bilin sa akin ng magulang ko, napahalagahan talaga ang aking edukasyon. So again po, mga magulang ko, napakalaki po ng inyong papel para po maprotektahan sa pagbubuntis at sa kahit na ano pa po mga risk-taking behavior sa inyong mga anak. Nurse Kenny, napakaganda ng ating kwentuhan. Kaya health checkers, huwag po kayong bibitaw. Ipagpapatuloy po natin ang usap pang teenage pregnancies kasama si Assistant Professor Kenny Lynn Bakay dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share-share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episode sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!